Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Chris RD Channel. At ngayon, papanoorin natin ang winning performances ni Aliyah Finnegan Cruz sa Volt at sa Balance Beam. So ngayon, simulan natin sa kanyang winning performance sa Volt. Dito ay nagkamit siya ng gold medal sa Volt. Sprint talaga. Powerful ang kanyang sprinting. 1, 2, 3. Wow! Buti na lang. Munti ka na yung makalampas sa linya. Buti hindi nakalampas sa linya. Galing Aliyah. Pin-figure out niya kung ano yung pagkakamali niya. Maybe dapat pa siyang ayusin. 1, 2, dalawang ikot, 2.5 na ikot. Isa pa, it's the motion. 1, 2. So, kailangan pang mas mataas na pagtalon doon at maaaring 3 ikot pa para tumaas ang kanyang level of difficulty. At kailangan hindi masyado hindi dapat mag-land doon sa mainline para mas tumaas ang kanyang level of difficulty. Ngayon, ito naman ang kanyang pangalawang attempt ni Aliyah. Figuring out. Pero masyadong napakaikli ng kanilang second time para sa kanilang second attempt. Sa Olympics, binibigyan sila ng time para makapag-second attempt. Dito is mabilisan. Medyo mahirap yung setup dito sa SEA Games. Sprint, power talaga, talon. 1, 2, 3. Yun, very good. Nice landing. Perfect landing. Ang galing ni Aliyah. Ang ganda pa niya. Perfect landing. Cheering up the Filipino people there. Ang galing. Alam niya. Panorin natin na kanilang ang kanyang slow motion. Alam nila na magaling at maganda ang pagkaka-execute ni Aliyah sa pangalawang attempt niya. 1, 2. So dapat pang para tumaas ang kanyang level of difficulty, maaaring dapat niya pang dagdagan ang kanyang ikot sa ere. Congrats Aliyah sa iyong gold medal sa Vogue. Ngayon naman ay panoorin natin ang performance ni Aliyah sa Balance Beam, na kung saan dito ay nagtamu siya ng silver medal sa SEA Games 31. So ngayon, nag-prepare si Aliyah sa gagawin niya sa balance beam, pinifigure out ang kanyang mga routines. Iniisip talaga niya kung yung mga gagawin niya. Kaya lang medyo distracted siya dito, sabi niya sa interview, dahil maraming movement at ingay na nangyayari sa paligid. Unlike sa World Championship, may lights na nakapokus lamang sa stage at dark ang paligid. So dito, medyo maraming distraction at ang holding area din ay nakikita niya. So ngayon, panoorin ang simula na siya sa kanyang balance beam. May mga inaayos pa yung mga judges. Maganda dito yung kanyang pasimula na tumalun siya from the spring. So si Aliyah din ay kasali dati sa Team USA at siya ay silver medals din sa Pan American Games sa all around. So ito ay isa sa mga malakas na paratuses ni Aliyah. Panoorin natin ang kanyang performance. Starting position. Nice. Perfect ang starting position. Matatag ang kanyang mga hita. Ang ganda ng kanyang pag-balance. Galing, perfect, hindi nahulog, tamang balanse. Medyo kailangan pang i-workout yung mga split sa ere, perfect split sa ere. Ayun, kailangan i-workout yun. Maganda na kayang mga movement, mga combinations. Maganda ang mga combinations niya. Pulido. Kitang-kita.
makita ang kanyang mga posture. Wow, mahirap tong gawin na to. Mahirap ang mga routines na ito. Wow! Ang ganda lang. Ang ganda. Hindi ka perfect yung landing, pero wow! Ang ganda ng mga combinations na yon at ang mataas ng level of difficulty rin, pero maaaring dapat pang itaas ang kanyang level of difficulty para makapasok sa World Championship, magkaroon ng medalya sa World Championship, at magkaroon ng medalya sa Olympics. Kailangang ayusin yung kanyang mga pag-iikot doon sa balance beam. Perfect dapat. Itaas pa ng kaunti ang level of difficulties. Yun. Kakaroon kasi ng deductions kapag may mga maling moves. Kahit mataas ang level of difficulties mo, pag magkaroon ka ng maling moves or alangan ng moves, nagkakaroon yun ng malaking deductions talaga. Ganda. Yun. Ganda ng kanyang pag-speed sa air eh. Mga pag-tumbling niya rin eh. Perfect. Itong magandang combinations ito. Final routine. Wow. Ganda. Hindi nahulog, hindi natumpas sa pagbagsak. Panoorin natin isa pang slow motion. 1, 2. Wow. Galing. Congratulations.